Welcome back mga kasaging at welcome sa mga bago pa lang dito sa channel. Click nyo na yung subscribe button para maging isa na kayo sa mga kasaging dahil nga saging lang ang may puso. Move on. Madaling sabihin, mahirap gawin. Agree? Habang dumadaan ang panahon o ang mga henerasyon, nag-iiba na yung paraan natin ng panliligaw. Nag-iiba na rin yung paraan natin kung paano tayo magmahal. Nag-iiba na din yung paraan ng paano tayo makipaghiwalay at nag-iiba na rin yung paraan natin ng pag-move on. Technology o teknolohiya ang isa sa mga nagkaroon ng pinakamalaking parte sa pagbabago na naganap sa mga bagay na to. So in this video, bibigyan ko kayo ng 5 steps kung paano mag-move on sa panahon ngayon. Simulan natin yan sa number 1, unfriend, unfollow, block mo siya sa lahat ng social media account na connected kayong dalawa. Sabi nga sa isang quotation, friends can be lovers one day, but lovers can never be friends ever. Love may end up with marriage or hatred, but never with friendship. Mahalaga tong first step na to, tong unang hakbang sa pag-move on sa panahon ngayon, kasi halos lahat may social media accounts na. Malamang yung ex mo may social media account din. Kasi hindi katulad nung old times o yung dati sa mga panahon ng lolo at lola natin na para makapag-move on at ang first step nila syempre umiwas o lumayo. So, wala na silang ibang way para makita yon pag lumayo sila. Unlike ngayon na may social media account or may mga social medias na, isang click mo lang, kita mo na siya agad sa Facebook or sa iba pang mga social medias. Mahirap o madali? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Oo kasi wala pang 5 click, maka-unfriend mo na siya maka-unfollow mo na siya. At wala pang 10 click, mabablock mo na siya. Hindi kasi umaasa ka na may second chance. Hindi siya madali kasi inihintay mo na habulin ka niya. O hinihintay mo na ma-realize niya na mali siya. Hindi kasi mahal mo pa siya. Hanggat hindi mo napapalaya yung mga gantong feelings, hanggat hindi mo nagagawa tong unang step ng pag-move on, mahihirapan ka mag-move on. So that's number 1. Number 2, delete all the pictures na magkasama kayong dalawa. Wala nang sasakit pa sa pagkita mo ng mga pictures yung dalawa na masaya, magkasama, hard copy man or sa social medias. Kaya naman ang second step natin, burahin mo lahat ng mga pictures na magkasama kayong dalawa. As in lahat. Wala nang backup, wala na sa mga flash drive, wala na sa computer, kahit sa recycle bin, i-empty mo na yan. Kasi hanggang nakikita mo yung mga pictures na masaya kayo, maaalala mo, babalik yung feelings mo. Ang problema, ikaw lang yung nakakaalala. Paano naman siya? Okay lang sana kung dalawa kayo Problema, ikaw lang yung naiwan. So, delete mo na yan lahat at hindi yan makakatulong sa pag-move on mo. Number 3, huwag mo nang i-check or i-stalk yung profile niya gamit yung other account mo o yung account ng mga kaibigan mo. Ito yung mali sa atin, kaya nahihirapan tayong mag-move on Yung nakikibalita pa rin tayo sa nangyayari sa buhay ng ex natin, yung pinipilit pa rin nating silipin yung profile niya gamit yung iba mong account or account ng kaibigan mo. Tipong tinitignan mo kung masaya ba siya, masaya na ba siya, meron na ba siyang iba, kamusta na kaya siya. So yan yung pinakamalaking pagkakamali natin na ginagawa. Kaya minsan sinasabi natin na ang hirap mag-move on. Na kahit sinasabi natin na nakamove on na ako pero ginagawa mo pa rin to, naniniwala ako na hindi ka pa nakakamove on. Kasi every time na sinisilip mo yung profile niya, nare-refresh lang lahat, nare-reset lang lahat, nagba-back to zero ka lang, andun ulit yung feelings mo, magiging bitter ka lang, pag nakita mo siya na masaya, nagagalit ka lang, hindi ka nakakapag-move on. That's number 3. Number 4, huwag ka nang sasagot sa mga texts, sa tawag, sa email, sa PM, or sa DM, direct message niya, sa kahit anong social media, or kahit anong accounts, or kahit anong devices. Huwag ka nang sasagot kahit gaano pa katagal. Kasi hindi mo naman alam kung naka-move on ka na Hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na naka-move on ka na. Na maging kampante ka na naka-move on na naman ako. Replyan ko to. Wala lang to sa akin. Ang ending bumalik lang lahat ng feelings once na nag-reply ka at nagkaroon kayo ng conversation. Madalas yung mga ex na yan, malakas yung pakiramdam niyan. Pag feeling nila nakaka-move on ka na, dun sila magpaparamdam. Ikaw naman, feeling mo nakaka-move on ka na, kaya sasagutin mo siya. Or sasagutin mo yung text o tawag niya. Ang ending feeling lang pala yun. Kaya, please, huwag na nating replyan. Huwag na tayong gumawa ng way para bumalik lang yung lahat ng nararamdaman natin. Prevention is better than cure. Kung heartbreak ang problema mo, prevention.
is the key. Huwag mo na siyang sagutin, replyan, tanggalin mo na siya sa buhay mo. Lalo na kung siya naman yung tipo ng tao na hindi na karapat dapat bigyan ng second chance o patawarin sa ginawa niya. Number 5, love yourself. Mahalin mo yung sarili mo. Final step, love yourself. Ito yung pinakamahalagang step sa lahat. At applicable to sa kahit anong henerasyon, sa kahit anong panahon, ito yung susi sa pagmo-move on. Diba pag mahal mo ang isang tao, ayaw mo nang nasasaktan siya? Ayaw mo nang nahihirapan siya? Ganun din kapag mahal mo ang sarili mo. Hindi mo hahayaan na masaktan to o saktan to ng ibang tao. Kaya gagawin mo yung step 1 to 4 na sinabi ko, kahit mahirap, kasi yun yung mga way para maiwasan na masaktan yung sarili mo o masaktan ka ulit. Yun yung 5 steps, simpleng steps lang na kung paano mag-move on sa panahon ngayon. Sa panahon kung kailan moderno na or applied na yung mga technology. Actually, mas madali na nga mag-move on ngayon. Paano ko nasabi? Kasi ngayon, digital na lahat eh, di ba? Sa text ka sasagutin, sa text ka rin hiwalayan. Sa tawag ka sasagutin, sa tawag ka rin hiwalayan. Yung tipong paggalit siya, isang text or tawag lang eh, may express niya na yung galit niya at ang ending nun eh, hihiwalayan ka na niya. Hindi na masyado nakakapanghinayang kasi hindi mo naman pinaghirapan eh, yung isang bagay para makuha. Hindi na ganun katamis yung sagot na oo, kaya hindi na rin ganun kahirap sabihin yung ayaw ko na sa'yo. Kaya siguro mas papalad talaga yung mga panahon ng lolo't lola natin. Kaya nakita nyo naman, karamihan sa kanila eh, magkasamang tumanda. Malamang eh, mas na-appreciate nila yung relasyon na meron sila dahil sa mga pinagdaanan nila na pinaghirapan nila nung magkasama. Malamang eh, dumaan din sila dun sa mga sitwasyon na nag-away sila, nagkatampuhan sila. Pero dahil dati eh, walang way para ma-express mo agad yung galit mo, after mo mag-walk out or after nila mag-walk out, nagalit sila, hindi sila makakapag-text kasi wala pang technology nung panahon na yun. Siguro nung mga panahon na galit sila at plano na nila makipaghiwalay, on the way, na-realize nila na mahal nila yung isang tao. Kaya nung nakita sila, nawala na yung galit na nararamdaman nila. Hindi madali sirain yung isang relasyon na binuo ng hirap, ng tiyaga, ng panahon, at syempre ng pagmamahal. Sana maging aral yun sa atin na hindi maka-apekto itong mga technology, itong mga social medias, dun sa mga pagbabagong nangyayari sa atin na tungkol sa pag-ibig, tulad ng pag-move on. Gamitin natin sila, gamitin natin yung mga resources na meron tayo. Hindi para palalain yung sitwasyon, kundi para mas mapabuti pa yung sitwasyon na meron tayo. Tulad nga ng pag-move on. Kung nagustuhan nyo itong video na to, click nyo na yung like button o thumbs up button dito sa baba. At kung hindi ka ba isa sa mga kasaging click mo na yung subscribe button at yung notification bell sa tabi niya para maging updated kayo sa mga susunod pa natin na ilalabas na video. Kung may gusto kayong pag-usapan, laging available yung comment box sa baba. Ilalike ko yan, pupusuan ko pa dahil saging lang ang may puso. Kita-kits tayo next video. Naked Banana TV. Peace out.